Nakikinig po ba tayo? So forcing that I am Apostle Peter, if I will give him money, then he can buy food for him. No? If kung meron siyang asawa at anak, makakabigay siya ng pagkain para sa kanyang asawa at anak, no? But he will be still lame or crippled. Nakikinig po ba tayo? He will remain lame or crippled. Supposing that I am Peter, Apostle Peter, if I will give money to the crippled man, he will remain crippled. But I give him Jesus. Ang ibinigay ko sa kanya ay si Jesus. Ano nangyari sa kanya? Siyan? Ano? Wala sumasagot. Makita ka nga ulit, Jesus. Hindi na naiintindihan. Lamit ka nga ulit dito. Ano? Anong ginawa? Walking. Jumping. And praising God. Exorcist na tayo eh. Anong nangyari no? Sa pilay? Anong nangyari? Walking. Jumping. And praising God. Siya ay lumakad. Tumano na, nagpuri sa Diyos. Walking and leaping, leaping, jumping and praising God. Walking and leaping and praising God. In the name of Jesus of Nazareth. May kanta yun eh. Kanta yun, kanta yung mga kanta yun. Amen po ba? Alam niyo ba yung mga kanta ng mundo na lalaos? Diba? Gangnam Style, laos na. Harlem Shake, laos na rin. No? Pero alam mo ba, ang kanta ng Diyos, hindi nilalaos. All secular songs fade. But the song, the worship song, the joyful songs of the Lord, never fade. Amen? Hindi yan nalalaos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Hallelujah! Kahapon, nandun ako sa pinsan ko. Minsan maganda rin yung FB kung magkaminsan. Hindi palagi. Sapagat na namimit natin yung ating mga longest friends and relatives. Alam ko, sometimes FB is good. Not all the time. Because we meet our longest friends and relatives. At minsan nakachat ko yung pinsan ko na hindi kami nagkikita. No? Ni hindi nga niya alam kung paano kami naging magpinsan eh. Basta alam niya, pinsan kami. At nag-iya siya na makarating ako sa birthday niya. Nagigilig pa po tayo. At ako'y nagpunta kahapon. At hindi siya makapaniwala no, na ako ay 50 anyos na. I went to my cousin's birthday yesterday and he could not believe that I am 50 years old already. Why? Because in the Lord, I become younger and younger. Amen? Hindi ako tumatanda. Amen po ba? Hindi nyo ba nababasin? Dati walang lukan, tumutubo na ngayon. Dati puti yan, umiitim na ngayon. Yung iba ano eh? From black hair to gray hair. Ako hindi. From white hair to black hair. Diba? From long hair to no hair. Ako hindi. From no hair to pulang volume hair. Alam mga natin si Lord. Hindi siya makapaniwala na malayong edad ko sa kanya. Amen? Sabagat mas mukha akong bata sa kanya. Amen! Alam pa ka natin sila. Tinamahan na tabi mo. Tinamahan na tabi mo kung mukhang bata. Okay. If we are in the Lord, you know, the Lord will mix us younger and younger and younger. Amen. Praise God. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. So ano ang ating pamagat? Ano ang ating pamagat? The world needs Jesus. Po. And Jesus is worth no, more than silver or gold or anything precious in the eyes of the world. Number one,
Only Jesus can give us true healings and miracles. Bakit healings? Iba't ibang sakit. Bakit miracles? Iba't ibang himala. Why healings? Why miracles? Different kind of healing. Different kind of miracle. That's why healings and miracles. Only Jesus can give us true healings and miracles. There are false miracles done by devil cohorts, devil agents. But only Jesus can give us true healings and miracles. Acts 3:6, no? Tignan natin. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what do I have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Ituloy natin yung verse 7. Tingnan natin kanina. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them in the temple courts, walking and jumping and praising God. Amen! Isipin mo, lumpo yun. But instantly, the crippled man walked. Amen. Because of the miraculous power of Jesus. Amen! Palakpakan natin si Lord. Bago natin puntahan yung number 2, ang sabi sa 1 Peter 2:24, 1 Pedro 2:24, sa mga latay ni Jesus, kayo ay magaling na. Pakisabi, magaling na. Past tense ba yun? Hindi. O past tense yun? Magaling na. Past tense ba? Past tense. Magaling na. Pag sinabing pinapagaling, present tense. Pag sinabing pagagalingin, future tense. At ang sabi ng 1 Peter 2:24 sa mga latay ni Jesus, kayo ay magaling na. By the stripes of Jesus, you have been healed. 1 Peter 2:24. No. Past tense. No. We are already healed by the stripes of Jesus. Amen? Kaya kung meron tayong maramdaman, ang kinin natin ang kagalingan. If we are in sicknesses and diseases, possess our healing. Because Jesus paid our healing on the cross of the Calvary. Amen. Number 2, eternal life. Pakisabi, eternal life. Buhay na walang hanggan. Tanging si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kilala mo si Tato Jimenez. Papunta siya ng misyon. Nakasakay ng bus. Nagtitweet pa siya. Hindi niya inaasahan yung bus niya malalagay sa bangin. Patay na siya. Nasaan ngayon si Tato Jimenez? Hindi ko alam. Tanging Diyos at siya nakakaalam. Life is too short. And only Jesus can give us eternal life in heaven. Tato Jimenez, a well-known personality in the Philippines, was riding in a bus that time, tweeting to his friends, knowing na that the bus na kung saan siya nakasakay, the bus where he was riding at the time, will fail sa bangin. No? Tato Jimenez knew na at the time that he will die in a vehicular accident, in a bus accident. You see? He was in a mission at the time, riding in a bus, tweeting his friends, tweeting the world, knowing not that time he will experience vehicular accident, bus accident, and he died instantly. You see, at this very young age, napakabata ni Tato Jimenez para siya mamatay. Very young, so young. But he died instantly because of bus accident. Nakikinig pa po ba tayo? And we must be ready. We must be ready. After our life here on earth, only Jesus can give us eternal life. Amen? Sino ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan?
Si Jesucristo lamang. 1 John 5:11 to 13. Tingnan natin. 1 John 5:11 to 13. And this is the testimony God has given us, eternal life. And this life is in His Son. What is the name of the Son? Jesus. And this is the testimony God has given us, eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. And whoever does not have the Son of God does not have life. Sino man daw ang nasa anak ay may buhay. Ang walang anak, walang buhay. Verse 13 says, I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. I will write these things to you who believe in the name of the Son of God, and that is Jesus, so that you may know that you have eternal life. Kaya, kung nais natin ng buhay na walang hanggan, if we want to experience eternal life in heaven, if we want to be assured that our names will be recorded in heaven, only Jesus can give us eternal life, can give us a dwelling place in heaven. Not just rooms, I tell you, but mansions in heaven. Amen? Amen? Ano ba ba ninyo ako? Hindi lang room, kundi mansion sa kalangitan. Kaya huwag ka mag-alala kung wala kang sariling bahay sa mundong ibabaw na ito. Sabagat sa langit may mansion ka. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Don't worry. If you do not own a house and land because you have mansions in heaven. Yes. E tayo pa ho ba dito? May mansion tayo sa langit. Pagingin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, may mansion ako sa langit. Pag nandun ka na sa langit, bisitahin mo yung mansion ko. Praise God. Walang magpapaalis. No? Hindi na mabubahan. Hindi ka magbabayad ng milyar. No? Our mansions in heaven, no? We will not pay the rent. We will not pay taxes for a milyar. No? It's free for us. Amen? Napakabuti ng Diyos, no? Nakikinig pa mo ba kayo? Di ba napakabuti ng Diyos? E sino magbibigyan tayo ng tirahan sa langit? Grabe. Di ba pag wala kang sariling bahay, wala kang sariling lupa, nakakaingit, di ba? May ingit ka sa marami. Ay, sila may sariling bahay at lupa. Ang gaganda pa, ang lalaki pa. Samantala nga mo, ito, namumupahan, nakikitira lang, pinapalayas pa. Pero huwag kang malungkot sapagkat sa langit may sariling bahay. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Don't worry. If you do not own a house and land here in this world, don't worry, because God is preparing a beautiful mansion for you in heaven. Thank you, Lord. Pakisabi natin, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ina naman, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lakas ang mabati. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga merong kantay, di ba? Sa langit walang bulag, sa langit walang pilay, sa langit walang beer. In heaven, there is no lane. In heaven, there is no blind. In heaven, there is no beer. That's why I don't drink beer here on earth, because in heaven, there's no beer. Number three. New life. Bagong buhay. Only Jesus can give us a brand new life. Noong araw ako'y mahilig sa chismis, chika dito at chika doon. But when Jesus ay nakilala, ngayon ay tahimik na ako. I used to be a talkative.
But when Jesus came into my heart, I'm now a silent person. Amen. Kalampangan natin ang Panginoon. Noong araw ako, mahilig sa ala. Grand matador light, matador light. And all kinds of light and heavy. But the Lord changed my life when He came into my heart. I used to drink wine, but Jesus came into my heart and changed my life. Amen? Alam niyo, nung unang panahon, meron kaming laro eh, mga bagong born again Christian. Kakanta. Kasabihin mo kung ano yung kasalanan dati mong ginagawa na kayo't ay hindi na. Pero, nakikinig pa ba tayo? So, pwede kayong maglaro ng ganun. Amen po ba? Don't be ashamed to tell to the world what vices. Kung ano-ano mga bisyo ang meron ka noon. What vices, no? Na ikaw ay natrap ng unang panahon na ngayon ay pinalaya ka na ng Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? Tell to the world that you used to be a gambler. Tell to the world that you used to be a drunkard person. Tell to the world that you used to be a slanderous person. Tell to the world that you used to be a sinner person. But now, because of Jesus, God changed your life. Amen. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, things are becoming new. Ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, lumipas na, at ang mga dumarating ay pawang bago na. No? Ang sino mang na kay Jesus Kristo, ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati, lumipas na, at ang mga dumarating ay pawang bago na. And number 4, true satisfaction. Only Jesus can give us true satisfaction. Only Jesus can give us satisfied life. Hallelujah! Tanging si Jesucristo lamang ang makapagbibigay sa atin ng kasaya-sayang buhay. Basahin natin in the book of Psalm 103, verse 1 to 5. Only Jesus can give true satisfaction. Praise the Lord, O my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit, yeah, pit hukay, and crowns you with love and compassion, who satisfy your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Nagiginig pa ho ba tayo? Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies, pakasabi, satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Only Jesus can give us satisfied life. He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. Tanging si Jesus ang makapagbibigay sa atin ng kasaya-sayang buhay. Nakikinig po ba tayo? Amen. Another. Next. Anong sunod? Number 5. True joy and peace. Tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan. Nakikinig po ba tayo? Tunay na kapayapaan at tunay na kagalakan. Tanging si Jesus, only Jesus can give us true joy and peace. Psalm 16 verse 11. You make known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. You will fill me with joy in your presence.
you will fill me with joy. Pakasabi, joy. May happiness kapag merong happenings. Happy ka? Oo, kasi may happenings eh. Pero pag wala ng happenings, hindi na happy. Pero pag meron kang Jesus, meron kang kagalakan. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. At tunay na kagalakan na tatagpuan kay Kristo Jesus. Next. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo ang hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi kayang magbigay ang mundo ng kapayapaan. Kapayapaan, kapayapaan, at hindi mo mabibili yan sa department store. You cannot buy peace in the mall. You cannot buy peace in department store. You cannot buy peace in grocery. You cannot buy peace in market. Only Jesus can give us peace. Peace, kapayapaan, kapayapaan. Amen po ba? Kapayapaan. Palakpakan natin si Lord. Sunod. Next, true victory. Tunay na tagumpay. Naalala niyo yung anniversary natin? But thanks be unto God who gives us the victory. That is the theme. That was the theme in our last church anniversary. But thanks be to God who gives us the victory. If you could remember the message during that anniversary, our church anniversary, I preached that Jesus will give us continuous victory. Unlimited, unending victory. Nakikinig pa ho ba tayo? Di ba gusto mo yung tawag mo, Anli? Gusto mo, di ba yung text mo, Anli? Minsan, di ba gusto mo yung internet mo, Anli? Sapagat gusto mo, walang patid. No? So, nais natin ng walang patid na tagumpay. Amen? We want unlimited victory. We want unlimited success. And only Jesus can give us unlimited success and unlimited victory. Tingin mo kayo sa akin, minsan po pag tayo nagtagumpay, iniisip mo baka sa darating na panahon hindi ka na magkatagumpay. Gusto ko sabihin sa inyo, tuloy-tuloy ang tagumpay niyo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ang tagumpay ko. Tuloy-tuloy ang tagumpay mo. Tell it to yourself, your victory is unlimited. Your victory is unending. God will continually give you victory and victory and victory. Kailan lang tumitigil ang victory? Kapag wala ka na kay Jesus. If you are out of the will of God, then victory will stop. If you are in the right track, if you are living in accordance, according to the will of God, then victory will continually follow. Magpapatuloy ang tagumpay. Amen? Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? Anong sabi ganoon sa aklat ng John 6:33? John, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Anong sabi ganoon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kapayapaan ang matatamo nyo sa akin. Totoo sa mundong ito, napakaraming problema. Pero gusto ko sabihin sa inyo, matagumpay kayo. Amen! Hallelujah! What is the difference of born-again Christian to unbelievers? The unbelievers experience trials and troubles. The born-again Christians experience also trials and troubles. But the unbelievers have no victory. Amen? But we Christians, we have victory. Amen? And we have victories and victories and victories and victories and victories. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I have told you these things
so that in me you may have peace. In this world, you have trouble. Alam mo, kahit maborn again ka, hindi mawawala ang pagsubok. Hindi ka born again, may pagsubok. Born again ka, may pagsubok pa rin. If you are unbeliever, you have trials and troubles. If you become born again, you will still have trials and troubles. But the difference is, the victory is ours. The victory is for us. Sumasa atin ang tagumpay. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya maraming unbeliever nagpapakamatay. Maraming unbeliever nasisira ang ulo. Maraming unbeliever na mo-hostage. Nag-aamo sapagkat ang akala nila at iniisip nga nila wala ng tagumpay. Many unbelievers do amok, kill themselves, commit suicide, no? Because they are thinking it's hopeless. It's already the end of the world. Pero tayo pong mga born again Christians, but we Christians, despite of big problems, despite of great trials that we experience, patuloy pa rin tayo makakangiti. Di mo ba? We can continually smile and laugh because we know that the victory is ours. Amen? Ang tagumpay ay sa atin. Oo, dumarating sa atin ang sakit, pero ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Truly, sicknesses and diseases come, but Jesus give us healings and miracles. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos. Hallelujah! Another verse. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Who shall separate us from the love of God? Trials, pressures, temptations, etc., etc. Who shall separate us from the love of God? Nothing. Why? Because we are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Pakisabi, conquerors. I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus. I'm seated in the heavenly places with Him. For the kingdom of Jesus is within me. I know no defeat, only victory. For the kingdom of Jesus is within me. I know no defeat, only strength and power. I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus. I'm seated in the heavenly places with Him. For the kingdom of Jesus is within me. I know no defeat, only victory. For the kingdom of Jesus is within me. I know no defeat, only strength and power. Nakasabi mo, only strength and power. You can do better than that. Only strength and power. Edi na rin. And last verse, 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kausapin mo, katabi mo ng heart to heart. Sige, kausapin mo, tinan mo sa mata sa mata. Sige, kausapin mo ng mata sa mata. Sabihin mo sa Kanya, ano man ang nagtataanan mo ngayon, binibigyan ka ng katagumpayan ni Jesus. No matter how great, no matter how big your problems are, the Lord is now giving you complete, absolute victory. Need to cry. No time for crying. No need for worrying. No time for worrying. No time of thinking defeat. Hallelujah! Hindi ito ang panahon ng pag-iyak. Hindi ito ang panahon ng pagkatalo. Hindi ito ang panahon ng kamatayan. Hindi ito ang panahon ng kabiguan. Hindi ito ang panahon ng pagpagsak.
Ito ang panahon ng tagumpay! Because Jesus is giving us victory! Hallelujah! Hallelujah! Sing it! And all the glory of your presence, and we, your temple, we give you reverence. So giving you now victory through our Lord Jesus Christ. Totoo, hindi mo naiwasan. Dumaan ka sa pagsubok sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Totoo, dumaan ka sa iba't ibang uri ng pagsubok. Pero, it's all over! It's finished! Tapos na. Binibigyan ka ngayon ng Diyos ang katagumpayan. The Lord is giving now. Complete victory. Sabihin mo ito nang galing sa puso mo. Panginoon ng Heso Kristo. Sige, sampit-sampitin mo. Panginoon ng Heso Kristo. Simula sa oras na ito, magbabagong buhay na. Maglilipod na. Ipapagamit ko na ang buhay ko sa iyo. Wala nang excuses. Wala nang alibis. Wala nang dahil-dahilan pa. Wala nang palipaliwanag pa. Wala nang duda pa. Iyong-iyo na ngayon. Ang buhay na ito, spirit, soul, and body, gamitin mo para sa kaligtasan ng buong mundo at para sa iyong karangalan. Sinusuko ko sa iyo ngayon ang aking buhay. Patawad mo. Ugasan mo ako ng indugo na nabusak sa albaryo. Sapagat ako itong pahanap, nagpapalik loob sa iyo. Pumasok ka sa aking puso, Jesus. Sapagat ikaw na ang aking Lord God. Oh Jesus, come into my heart para mo sa kapatid natin sa ibang bansa, sa brother natin sa ibang bansa. I am now making you my Lord God and Savior. Beginning this day, I am giving my life to you. Wholly, fully, completely. Use my life for the salvation of souls. And use my life for your glory. Because beginning this day, I am yours and you are mine. Forgive me and wash me by your blood. Write my name in the book of life. Because beginning this day, I will serve you with all of my heart. Maglilingkod sa iyo. The suffering I will experience. Because you have a promise. Sa problema, di dapat makamba. Don't worry. It's problems. The Lord knows all your needs. Pangangailangan ay alam niya. Ay alam niya. Ngunit kung magiging tapat, but if the Lord will found us faithful, will find us faithful, God is a promise. May pangangailangan.
sa kanyang tagumpay. Pasalamatan mo ang Diyos sa kagalingan na binibigay sa iyo. Sa himalang pagpapal at tagumpay na binibigay sa iyo. Pasalamatan mo ang Diyos sa sagita ng pagsubok hindi kanya iniiwan. Pasalamatan mo ang Diyos ngayon sa mga magaling ka na. Sinagutan ng Diyos ang iyong panalangin. Thank the Lord now because the Lord is healing you. Thank the Lord now because God is performing miracles unto you. Thank the Lord now because the Lord is answering all your problems. Thank the Lord now because God is doing something great in our lives now. Thank the Lord! Thank the Lord! Magpasalamat tayo sa Panginoon. Oh, salamat po, Ama. Lord, wala po kami masabi. Kundi salamat po. Tunay na na ikaw ang kailangan ng mundo. At ipapahayag namin saan mga kami magpunta. Hindi namin ikakayaan. Ikaw ang ibibigay natin sa mundo, Jesucristo. Truly the world is in need of you, O God. We will not be ashamed. We will share you, Jesus, to the hurting world. To the hurting world. Father, we bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen! Malapit tayo anniversary natin para sa radyo. At meron tayo mga outdoor fellowship na gagawin. At hindi lang yun, malapit na rin yung ating camp meeting. Kaya magbayad na kayo, mag-ipunin po na kayo. Ano po? Kada Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz sa Himbad. At sa YouTube natin, sa Facebook, Kingdom of Jesus. Sa YouTube, kay OJF Church. Ano po? At inaayos yung website natin. Isang araw, i-announce po yun. Pero hindi ho lahat ng mensahe ay naka-Facebook, naka-YouTube. Hindi ho pwedeng ilabas lahat yan. Kaya kung kayo'y nagagandahan sa mga mensahe na wala sa Facebook, wala sa YouTube, orderin po ninyo. Dahil maraming mensahe ay pang Kingdom of Jesus lang yan, hindi pwedeng ilabas. Ay lang!